Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lamang po na ipaalam sa mga kapatid nating motorista mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lokal na pamahalaan po ng Santo Tomas City, Batangas ay may ordinansa na mahigpit nilang ipinapatupad. Kung kayo po ay dadaan o dumadaan sa National Road na nasasakupan ng nasabing syudad, iwasan po ninyong pumarada sa anumang lugar nito. Kapag kayo ay nahuli, hindi kayo titikitan ng paglabag na illegal parking. Ang inyong sasakyan ay ipapa-impound at pagbabayarin kayo ng malaking halaga. Ang National Road po na nasasakupan ng Santo Tomas City, Batangas ay matatagpuan sa pagitan ng Alaminos, Laguna at ng Calamba City. Ang inyo pong mapapanood ay isa lamang sa mga kapatid nating motorista na pumarada sa nasabing lugar at nahuling natutulog sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanya pong truck na minamaneho ay ipina-impound at pinagbabayad po siya ng malaking halaga. Panoorin po ninyo ang video. Baka po pwede niyo kong matulungan dito, sir, sa nangyari sa amin, sir. Nikita na po ako na illegal parking, sir. Nireserve pa po yung truck namin, sir. Saan lugar po yan, sir? Santo Tomas po, sir. Sa Purok 1, sir. Santo Tomas, Batangas po? Opo, sir. Eh, hindi naman po sira yung truck namin, sir. Tinawing po kayo dahil illegal parking po kayo. Opo, sabi po, sir. Pwede niyo po kong matulungan dito, sir. Kala ko nga po, hindi po re-requiring. Binabayaan ko na pong tikitan. Maya-maya po, tinutukan na po ng ano, sir, ng raker. Palis na rin po ako nun, sir. Nilangantay ko lang po na, ano, sir, na matapos yung truck ban. Naka-start na po yung truck ko, sir, na tapos po nagkakarga lang po ng hangin. Nung bigla silang dumating, akala ko po yung truck na dumating, ordinaryong truck lang, pang raker lang po, pang raker po po yun na yun. So, sagit na po, sir. Sige po, sir. Hello? Sir? Kapatid? Opo, sir. Na-impound ka dyan sa Santo Tomas, Batangas? Opo, sir. Saan ka ba galing? Galing po ako ng vehicle, sir. Nagkantay lang po ako ng truck van, sir, na pwede po ako saglit, sir. Taga saan ka? Valenzuela po ako, sir, pero ang garahe po namin, San Pedro, pupunta po ako ng Cavite, sir, kaya ano lang po ng truck van, sir. Ano ang truck mo? Ten-wheeler po, sir. May problema tayo dyan sa Santo Tomas, Batangas, eh, mula Bicol hanggang Calamba Expressway. Opo. Kaisa-isa yung Santo Tomas, Batangas na ganyan, kapag ka tumigil ka kahit maluwag na lugar at halimbawa inaantok ka, impound ka nila at sisingilan ka ng malaking halaga. 7,000 po, sir. May ordinansa sila dyan eh, na ganyan. Pero wala naman po ako sa highway, sir. Labas na po ako sa highway, sir eh. Di ba ang kalsada may shoulder? Nandun ka ba? Labas pa rin po ako sa shoulder, sir. Kasi po may harang po yung pinag-parkingan ko po, sir. Pasok ka sa pribadong lote? Parang kalsada pa rin po na lumayon, sir. Pero hindi na po dinadaanan. Tapos yung pong bagong kalsada mismo dinadaanan, sir. Ah, hindi parte ng kalsada? Opo, may nakaparada nga rin pong bus doon, sir. Tapos may truck din pong nakaparada doon. Pero hindi in-impound? Hindi po, sir. Hindi mo na-picturean? Hindi po, sir, eh. Mabilisan po yung pangyayari, sir. Nandiyan ba siya? Po. Magalang mo itanong kung pwede kong makausap. Ah, sige po, sir. Service po, sir, ha? Boss? Hindi ko yung nangulit sa amin, boss.
Andan po ng huli sa amin. Baka araw po pwede makausap ni Colonel Bosita. Ang hirap po alam ng mga kasama, sir. Sir, yun po nang huli sa amin, sir. Sir, yun lang po naman sa tulog ka. Mamaya yun nakapulungin. Tulog daw po, sir. Mamaya nga raw po kausapin, sir. Malayo ka ba doon sa pinanggalingan? Ah, medyo malapit po, sir. Picturean mo nga, tapos i-video mo na rin yung lugar na pinaradahan mo. Sir. Mas maganda kung may makita ka pang truck o bus kung maabutan mo pa doon. Sige po, sir. Sige po. Oo, kausapin mo ito si Brother Justin para kung saan mo ipapadala. Okay po, sir. Sige po. O, ito, picture at saka video ha, na maikli lang. Opo, sir. Pupwesto ka sa tabi ng highway para makita ko yung picture at saka yung video na maikli lang, ha? Okay po, sir. Sige po, sir. O, ito si Brother Justin. Hello po. Opo, sir. Sir, magandang gabi po. Sir, magandang gabi po, sir. Po ng video dun sa Facebook ko. Ano pong pangalan, sir? RSAP Justin. Ano po, sir? RSAP? Romeo Sierra Alpha Papa. Opo. Sige po, sir. Walang pong bakit. RSAP, sir. RSAP. RSAP Justin po. Justin? Opo. Okay po, sir. Yun lang po, sir. Opo. Pag okay. Na-send yun na, sir, tawag na lang po ulit kayo dito sa amin para ma-check ko po. Ano po? Okay po. Salamat po, sir. Sige po, sir. Papunta na po ako sa place. Sige po, sir. Sige po. Hello, sir. Nasend na po yung sa ano nyo, sir. Sa account po ninyo yung video po tsaka mga picture, sir. Accept na lang po. Okay po, sige po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Lapon naman. Hello, sir. Hello po. Hello, sir. Ako sa person ni Busita po. Opo, sir. Okay po. Sige po, sir. Saglit lang po. Opo. Hello. Hello po, sir. Malinaw, hindi ka dapat hinuli. Matulog ka na lang muna. Opo. Bukas ng umaga, magtawagan tayo, tutulungan kita. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. O, tawag ka bukas ng alas 8 ng umaga, okay? Opo, sir. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Bakit na umaga po, sir? Yes, sir. Ano po yun? Sir, ako po yung kagabi, sir. Sabi po ni Colonel Bosita po, magtawagan daw po kami ngayong alas 8 po. Opo. Sagit na po, sir. Sagit na po. Okay po, sir. So saglit lang po na sa huwag niyo po man ang papatayin po. Opo, sige po, sir. Dito lang katapos ng dito, sa kaliwa. Paris yun yung ano, yung parang may sabaw na baka. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Nakausap po ngayon sa second ng Busita po. Pakiantayin na lang daw po, sir. Pupunta po sa bandit. Sir, salamat po. Maraming salamat po, sir. Sige po. Ng multa na may akamang
po, sir. Hello, kapatid. Channel po, Sita. Hello, po, sir. Po. Saan ba yan? Barangay Uno po, sir. Sa may junction to. Unahan lang po ng junction. Ah, unahan lang ng junction, ano? Sa mga Paris Station po, sir. Tapat po ng Paris Station. O, sige. Pasayan mo kami doon. Naka-big bike kami. Didiretso tayo doon sa sinasabi mong pinaradaan. Check ko lang muna, okay? Sige po, sir. Salamat po, sir. I-alert mo yung cellphone mo at pagdating ko dyan sa junction, tatawag ako sa'yo. Okay po, sir. Okay po. Okay, sige. Maglalakad na lang po ako. Okay, okay. Okay, bye-bye. Nasaan? Maglalakad? Yan ba yun? Saan ka nahila? Punta ka doon. Ayan, tanaw dyan, tanaw. O, punta ka at susundan ka namin. Cover, cover. Alalay, alalay. Taas, o. Old Road. Okay. Ito, Old Road. Dito, ba't may bato na ngayon? Ito po, sir. May pumapasok po kasi rito, sir. Kaya... Ah, baka di yan ka nakaparada, ah, dito no? Dito po ako, sir. Tapos pinabayaan ko pong open to kasi may pumapasok daw po dito. Ito ay Old Road. No? Opo. Kung titingnan mo yung overall situation, sa ngalan ng public service, hindi ka na dapat hinila. Ang pangalawa pa, yung bus, kagabi pa yan. Kagabi pa rin po, nauna po sa akin dito yun, sir. Okay. Kagabi pa pala yan. Opo. Ay, oo. Sige, punta na tayo doon. Good morning po. Good morning, kabayan, kapatid. Si Hepe nandyan. Ay, wala po. Nag-roofing po, sir. Stan chip. Wala po kasi sa ako po. Ikaw naman, mahala. Pag wala siya. Kapatid, may ordinansa kayo, ano? Bawal sa highway, ano? Yes, sir. Meron po kami. Pwedeng maka... Opo, sir. Walang problem. Okay. Kapatid, kaya ako'y pumunta dito. Gusto kong idulog itong driver. Kagabi, tumawag siya. Pagod, inantok, tumigil, natulog. Alam ko na meron kayo ipinatutupad na towing ordinance. Ito ay hindi ko kilala. Hindi po ako na kampe sa mali. Ako po ay pumunta at tinagpo siya. Familiar ka dyan. Ito, Old Road. Kagabi, nakaparada siya dyan dahil inantok na tulog. Hindi ko sinasabing tularan ninyo ang aking pananaw, pero kung ako ang nasa posisyon ng lokal na pamahalan o ng enforcer, hindi ko ipapa-impound yung kanyang truck. Bakit? Old Road, hindi na ginagamit. O sige, ipagpalagay natin. Yung katwiran ko at katwiran mo magkaiba. Paano naman ipapaliwanag ng inyong opisina na yung bus na yan kagabi pa hanggang ngayon andyan? Kaya nga po, sir, tayo po ay may ordinansa na pinatutupad. Kahit po sinasabi natin siyang Old Road, kung meron pong mga residents po nung pinagparadahan niya at nagre-reklamo, so wala po kami magagawa kundi towing ang kanyang sasakyan. Kapatid, public service. Oo, public service. Kung ako ay pribadong individual, nagreklamo ako sa inyo, hindi ako ang dapat masunod. Dapat kayo. Tinawing siya, pero yung bus, kagabi pa nandiyan ah, hanggang ngayon andiyan pa. So, sa madaling salita, hindi tama yung sistema o yung pagpapatupad. Ngayon, dumulog ako sa inyo dahil naniniwala ako sa inyo at nire-respeto ko kayo. Pero kung hindi ito maayos sa level ninyo, wala akong magagawa kundi dumulog kay Mayor. At ako, sigurado ko, kakampihan tayo ni Mayor. Bakit?
Hating Gabi Maluwag, Old Road, Vacant Space. Oh. Pangalawa, paano ninyo ipapaliwanag na yung bus nandun kagabi hanggang ngayon nandun? O, sabihin nating bawal. Bakit hindi hinila ang bus? Eh ako naman, hindi kapatid kahapon lang ipinanganak. Ah, pinarkan mo kuya, ay may mga residents po doon na tumatawag po kay admin. So si admin po ay tumatawag kay Hepe. Ibig mo ba sabihin utos ni admin yan? Yes sir. Pwede ko bang makausap si Hepe? Ah, pwede naman ho sir. Kung hindi siya Rupo. Makarating, telepono. Oo. Saglit lang sabihin mo. Natawagan lang. Kita ko yan, may anak ka. Good morning sir, andito po si Carlo Tusitas. Ah, nireklamo po. Hindi, nireklamo, dudulog. Ah, dudulog po dun sa huli po ni Kesani. Ah, gawa ng nasa, ano daw po yun, yung Old Road. Excuse me, kapatid. Baka magkaiba tayo ng paliwanag. Itanong mo kay Hepe kung pwede ko siyang makausap. Ay, sir, ikakausap. Pwede po ba kayo makausap muna ni Colonel para siya na akong magpaliwanag ng dinudulog niya po. Oh, sige po. Hepe, magandang umaga po. Hepe, kaya ako'y nagsadya po sa inyong tanggapan. Kagabi, may dumulog sa akin. Tumawag sa aking opisina. Truck driver galing Bicol. Alam ko naman may ipinatutupad kayong ordinansa, di po ba? Sa National Highway. Base po sa kanyang tawag kagabi, inantok daw siya, tumigil at natulog. Eh, sa punto na yun, may katwiran. Pero kung may ipinatutupad na ordinansa ang lokal na pamahalaan ng pagbabawal sa National Highway, eh hindi naman natin pwedeng kontrahin yon. Para naman po, mabigyan ko siya ng patas na pagtingin dito sa idinudulog niyang problema. Sinabi ko, Hepe, na picturean mo at i-video mo yung sinasabi mo. Pinadala po sa akin, Hepe, yung video at picture. Kaya po, nag-ocular inspection kami ngayong umaga. Hepe, siya po ay doon tumigil sa Old Road, yung malapit sa boundary ng Santo Tomas at ng Kalamba. Yes po, nakatigil po siya doon. Ito naman, Hepe, opinion lang. Hindi ko naman sinasabing ako ay inyong dapat sundin. Kung ako po ang nasa posisyon ng enforcement, bibigyan ko po siya ng konsiderasyon doon kasi hindi siya obstruction at hindi delikado. Now, ipagpalagay, Hepe, na mali ang aking opinion. Ang isa pa pong hindi maganda na maaring hindi ninyo alam, kagabi po siya itinowing. Opo, pero yung bus nandoon kagabi hanggang ngayon andun pa rin. Kaya po ako'y dumudulog sa inyong tanggapan dahil ang sistema po, pag itong truck driver ay inobliga nating magbayad ng 7,000 piso, magpapadala ang boss, ididedak ito sa sweldo niya. Ay kawaawa naman po. At hindi ko naman po ipinagtatanggol kapag inaakala ko na mali ang driver. Kaya po ako'y humihingi ng tulong sa inyo. Nandito po, kasama ko sa inyong opisina. Nako, napakaganda. Tulog niya kasi, patatawag ko yung panggabi ho. Eh siguro sabihin niyo yung mga after lunch na at para ihaharap ko siya doon sa driver na dinala niyo dyan sa office. Ay, alam mo, Hepe, ano, at with all due respect, kagabi pa po ito na antala ang biyahe eh. Ay nakakaawa naman po. At habang siya po ay hindi na biyahe, ay patay ang kanyang hanap buhay. Pangalawa po, mayroon siyang naka-schedule na biyahe pa. Kaya alam mo, Hepe, ipagpamanhin po. At ako naman ay hindi umaabuso sa iyo. Ay baka naman po pwedeng magkaharap po tayo dito at base na lang po tayo sa ebidensya. At kung maaari po, tawagan nyo na lamang po yung enforcer ninyo.
Kawawa naman po masyado itong ating maliit na manggagawa. At sabi ko nga po sa iyo, hepe, hindi ako mag-abala kung nakikita ko na wala sa katwiran po itong truck driver. Ang totoo, ang totoo nga po. Yes po. Walang galang po. Ibig sabihin niyo po doon sa old road. Opo. Opo. Maluwag. Ito, ano po 'yan? Maluwag po 'yan at safe. Alam naman po natin ang intensyon ng ordinansa ng towing ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas. Unang-una po para hindi mag-create ng traffic at accident. Eh ngayon po, hepe, napaka-safe nung lugar at open na open po. Pangalawa po, ipagpalagay na talagang wala kami sa katwiran. Ang isang hindi maganda, yung bus na nandoon kagabi, hanggang ngayon po, nandoon pa rin. Hindi naman po tayo naninilip ng iba. Ang punto lamang po ay para maipaliwanag po namin sa inyo na naniniwala po kami na hindi po tama itong nangyari dito sa ating kapatid na driver. Hindi po ang ibig sabihin naninilip tayo ng iba. Masama naman yun. Kernel, naunawaan ko naman po. Madali naman po kami tulugan din yan sa office. Ang sinasabi niyo pong old road ay ang papuntang boundary ng Makiling at ng Santo Tomas? Opo. Yung Corbada doon. Tapos ang ginawa po, medyo in-straight yung kalsada doon at in-elevate. Kaya po meron doon old road, clear, safe, and available. Meron po akong picture at saka video. Kung mamarapatin mo at hindi ka makatakbo dito sa opisina, pwedeng ako po ang tatakbo sa iyong lugar kung maaari. Hindi po, ako lamang po yung may nataon lang kung may inaasikaso. Opo. Ay, baka naman kung pwedeng iwan nyo na lang po yung driver dyan at tutulungan na lang po na, tutulungan ko na lang po kung ano may tutulong. Mga anong oras po kaya? Kasi kung... after lunch po, kasi dalawa ko ang aking schedule ngayon. May meeting pa po ako mamayang alauna imedya. Bibigyan ko po siya ng time ng alauna. Magbabayad muna kami sa towing company ng 7,000 para ito pong pupunta kayo sa towing. Para itong hanap buhay po nitong kapatid natin truck driver, huwag naman masyadong maperwisyo. Nagse-seminar po ako ng mga driver. Opo. Ay, sana naman si kapatid na driver, kasi ho dito sa amin talaga lagi yung naandyan si DILG. Tinitingnan po yung mga... Ay, sa totoo, Kernel, ayoko magpatowing sa totoo ho. Eh ngayon ho, kinakailangan kasi ang daming matitigas ang ulo. Dito ho sa amin nagkukumpulan yung mga truck na ganyan. Dito ho naghihimpilan sa amin. Hepe, alam nyo, doon sa towing ordinance, wala tayong pag-uusapan doon kasi ordinansa yan at alam ko na alam ng lokal na pamahalaan na dapat gawin yon kasi nga nagbubuhol-buhol ang traffic ko sa inyong area. Ang sa akin lamang naman po ay dalawang punto na maaring hindi saklaw ng lokal na pamahalaan ay yung pong information drive at natutuwa po ako na ikaw pala ay nagle-lecture. Opo, nagle-lecture po ako. At opo. Kernel, may papagmalaki ko pag tanong niyo ako dito sa lahat. Ngayon po ako nagmamadali yung driver. Saglit lang po, tatawagan ko yung sa towing. At ano ba ang pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Ang pangalan po niya ay... Eric Mesa Kagitla. Pakitext po sa aking dyan sa tauhan ko dyan nasa office. Opo. Sabi yung plate number, wag na muna kayong umalis at ako'y tatawag ulit. Ay, sige po. Kakausapin lang po ako. Sige po, sige po. Hello, sir. Yes, sir. Masapit na po kayo, Kernel. Hello, Hepe. Apo, Kernel. Kernel, tinawagan ko po yung may-ari ng towing company. Apo. Accredited ng City Hall. Apo,
madali naman ang pausap yun. Kaya naman ako'y nagpaliwanag sa iyo, naniniwala ako na tama at may katwiran yung ating kapatid na truck driver. Papuntahin nyo na yung driver doon sa towing company, tatawagan ko ngayon mismo may-ari para paano naman yung pagpunta nyo dyan sa akin, magka meron ng kami na nakatulong kami sa inyo. Ay ganon, Hepe, maraming salamat po. Opo, opo, sige po, wala akong problema doon, Gatnel, wala akong problema. At salamat din po sa oras ninyo, mahabang oras. Opo, opo, no problem po. Sige, ingat po, okay, ingat po, bye-bye po. Mga kapatid, mga kababayan, ako po ay tatanda at lilipas din. Pero hindi tayo papayag na kapareho kong mawawala ang ating advokasya na nagtatanggol sa mga motorista na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Yan po ang dahilan kung bakit ako po ay nominado ng One Rider Party List. Kailangan po nating magsulong ng batas na magiging armas at magpoprotekta sa mga kapatid nating motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Karapatan bilang isang malayang mamamayan sa bansang tinutungtungan. Ito'y munting panawagan sa kinauukulan. Pakinggan mga hinaing, wag pong bingi-bingihan. Huwag ka ng mga body ka nag-iisa, basta't nasa tama may kakaroon.